have you been? Bakit pa ka na lang nawala kanina? Yung taong si Leandro, pinakuusapan ko na dalawin si ate. And? You know, Ryan, I really hate seeing Toni like this. Lalo nang siya magkakasakit. Alam mo, habang wala ka kanina, she's been telling me how much she wants to go home. So I think if she's in a home environment, with Andrew by her side, I think bibilis ang paggaling niya. Pero hindi ba dapat mag-stay pa siya dito ng few more days? Well, I already spoke to the doctor. I asked for clearance kung pwede na natin siya iuwi. Umayag naman sila kasi wala namang complications sa surgery niya eh. Walang two conditions. She has to have herself checked here twice a week. And we have to hire a private nurse to monitor her progress. So, kailan siya uuwi? Day after tomorrow. So, sabihin mo na sa household help niyo, prepare na yung bahay. Okay? Be careful, your mommy hasn't fully recovered yet, okay? Slowly, slowly. Okay? Sorry, Tita Granny. Okay. Sorry, Mommy. I'm just so happy that you're home na. And we have a surprise for you. Nasaan si Leandro? I didn't invite him. Ryan, tawagan mo siya. Alam ba niyang nakauwi na ako? Leandro's busy right now. Anyway, papasabihan ko na lang siya. Toni, you better get some rest. Your therapy starts tomorrow. Yeah, Toni, we got the best therapist for you. Siya yung nagpagaling dun sa uncle ni Luke nung nabalian ang paa. Yeah, and in a few months, nakapaglakad na kagad siya. Yeah. I don't care. I'm not interested. I don't care about therapy. I just want Leandro here. Can you please call him? Toni, we can't keep calling Leandro every single time you need him. The situation is different now. He's no longer with you. Tito Ryan, what's happening to Mommy? Excuse me, Andrew, labas muna tayo. Tony. Go ahead, Ryan. Honey. Listen, big boy. Gusto ko maintindihan mo yung nangyayari sa mami mo, okay? Ano nga po nangyayari sa kanya? Nag-iiba-iba ang moods niya. Kasi nakikita mo naman yung condition niya, di ba? She can't move her legs. Hindi niya na nagagawa yung mga nagagawa niya, unlike before. Hindi niya na napupuntahan yung mga gusto niyang puntahan. And that's frustrating, di ba? Kaya minsan, maiiyak na lang siya. Minsan, magagalit. Kaya pag nangyari yun, huwag kang magugulat, okay? Always try to understand. Okay, but will she be like that forever? Of course not. Kaya nga siya magte-therapy eh, para gumaling kaagad. Pag gumaling na siya, babalik na yung dati kong mami. Kahit wala si daddy. Basta, big boy. Dapat lagi ka nandyan para kay mami mo, okay? I'm always here for her. That's a good boy. Ito na yung kape, ma'am.
Salamat. Anong ginagawa mo? Pinibenta yung bahay natin. Lilapit ko na rin doon sa mga property consultant para mas mabilis ibenta. Sana mabenta na nga. Para mabayaran na yung sinisingil sa'yo. At para makapagpatayo na rin ako ng sarili kong accounting firm. Yung sobrang pera, pandagdag puhunan para sa catering mo. Siguro magpatayo ka na rin ng maliit na kainan. What are you doing? Ma'am, ini-stimulate po natin yung nerves and muscle mo para bumalik sa normal. Gagawin natin to every day for 5 minutes. After 2 months, magkakaroon na ng progression. And then, we move on to more intense exercises. I don't need a scientific explanation. I want you to take it out now. Pero ma'am, hindi pa po tayo tapos. Ayoko na! Toni, tapusin mo na. 5 minutes lang naman daw. Eh, bakit ka ba nakikialam? Sabi ng ayoko! Ate Cristel! Mom, are you okay? Or do you want me to read you a bedtime story? Ayoko, I just want everybody to get out of my room! Big boy, okay lang yun, ha? Akit ka muna sa room mo, okay? Sunod ako dun. Ate, pasensya na kayo, ha? Tatawagan na lang po namin kayo. Ate! Mali na itong ginagawa mo, ha? Tatlong tao na sigawan mo in one go. Your son, your best friend, and someone who's trying to make you feel better. Ano ba nangyayari sa'yo? Pati yung mga tao na sa paligid mo, nasasaktan mo. It's nothing compared to the pain that I'm feeling. Pero hindi naman kailangan yung mga tao na sa paligid mo sa kailang magpapasok yung sakit na nararamdaman mo. Ryan, wala kang alam. You don't know anything about pain. Kaya huwag maungsem mo na. Now get out of my room! Get out of my room! Tito, Mommy's mad at me. Big boy, hindi galit sa'yo si Mommy mo, ha? But she snapped at me. Big boy, di ba sabi ko naman sa'yo, unstable ang Mommy mo ngayon? She needs our help. Kailangan natin siya intindihin. Di ba you promised nga? And I promised I'll behave. And you did. Sorry, Tito. No need to say sorry, big boy. Laro ka muna sa taas. Gusto mo? Ate Lovely, pasama na lang po si Andrew sa taas. Ate Cristel, pasensya ka na kay ate, ah. I understand, Ryan. Tsaka hindi naman iba ang ate mo sa akin. I know. Pero parang hindi na tama yung nangyayari. Parang mas lumalala everyday. Hindi ko na alam yung gagawin ko kay ate. I think malaking factor kung bakit nagkakaganyan yung ate mo, si Leandro. It's either bumalik si Leandro o makalimutan siya completely ni Toni. Parang those are the only means para makarecover ang ate mo, eh. Lahat ng tao tinataboy niya. Si Ate Cristel, ako, si Tita Norma, even Andrew. Masyadong traumatic yung Andrew yung nangyari sa bahay. Masyado pa siyang bata. He doesn't deserve it.
Tay, kailan niyo po ulit napuntahan si Andrew? Hindi ko pa nga siya nadadalaw eh, mula na lumipat tayo dito. May balita ka ba sa kanya? Ano bang sabi ni Ryan? Kasi po tay, hindi na po nakakapag-aral na mabuti si Andrew eh. Lagi na lang daw po umiiyak. Nag-aalala na nga po si Ryan eh. Baka na-depress na daw po. Pag-usap sa inyo. I don't want to see anyone, I told you. Toni. Kahit sandali lang, kailangan natin mag-usap. Leandro, you're here. You're finally here. Bakit mo kinabayaan ang sarili mo? Look at yourself. Toni, you have to pick yourself up. Huwag ganito. Hindi pwedeng ganito. Tinatanong mo ako kung paano ako nagkaganito. Leandro, I don't like anyone around me. I can't stand anyone. My therapy is not working. I can't move. I can't do anything. Mo ako kung paano ako nagkaganito. It's because of you. Because you're not here with me. You'll be okay, Toni. Alam niyo, ma'am, kung lagi po kayo makikik-cooperate sa akin, gagaling po kayo agad. Well, I have to thank you, Leandro. Ngayon lang pumayag si Toni na magpa-therapy. Thank you for visiting her. Dapat, ma'am, araw-araw na po ito, ha? Oo nga, Toni. Naumpisahan mo na. Tuloy-tuloy mo na para gumaling ka agad. Toni, kailangan gumaling ka. You have to push yourself to be able to walk again. Okay? This can't be. Ano bang gusto mong mangyari? Gusto mo bang palitan ng therapist mo? Do you want another one? I mean, what do you want? You just have to tell us. I wanna go to Canada. What? I wanna go to Canada. Doon ako magpapagaling. Well, it's good that gusto mo magpagaling. Pero why Canada? Kaya naman dito sa Pilipinas. I just
I can't do it with all the stress here and all the pressure. I want peace and quiet at doon ko yung mahanap sa Canada. Canada. So, when do you want to leave? Whenever Leandro is ready. Hindi ako aalis dito hanggat hindi siya kasama. Toni, I can't. Hindi ako pwedeng umalis. Hindi ko pwedeng iwan ang pamilya ko. Fatima, sandali ha. Mommy. Crystal, look. I think we should leave them to talk. Huwag ka mag-alala. I'll always check on you. Tatawagan ko kayo ni Andrew araw-araw. How could you do this to me? It's so unfair. Iniisip mo yung pamilya mo. Eh ako. Kasi Andrew... Hindi mo ba kami pamilya? Fine, we're not your legitimate family. We're not your real family. Pero may pinagsamahan naman tayo, di ba? O nakalimutan mo na ba yun? Is it so easy to forget? Naman siya ganun. And why? Why do you have to be so heartless? Yun lang naman ang hinihingi ko. Nasamahan mo ako magpagaling. Just help me get back on my feet. And if you have to leave, then leave. But huwag mo kong iwan na ganito. Don't leave me like this. Iwan mo naman ako na buo ako. Di mo ba gusto yung ulam? Gusto mo ipagluto kita ng iba? Hindi, hindi. Masarap, masarap ang ulam, Cecilia. May problema ba? Magpapagamot si Toni sa Canada. Nagpapasama siya sa akin. Huwag ka sumamatay. Huwag mo kaming iwan. Sino may gusto ng juice? Pampalamig.
Cecilia. Si Toni magpapagamot sa Canada. Narinig ko na yan. At narinig ko na rin ang kasunod. Pero narinig mo yung sagot ng anak mo. Kailangan ko siyang samahan. Sila ni Andrew. Hindi. Wala na silang kaugnayan sa iyo. May responsibilidad ako sa kanila. Bakit? Kasi nasa isip mo, ikaw may kasalanan sa nangyari sa kanya. Dahil nagigilty ka? Hindi lang sa isip ko. Kasalanan ko. Alam ko. Cecilia, nakita kong nangyari. Kung hindi dahil sa akin, hindi mangyayari yun. Wala akong ibang masisisi. Ako lang. Bakit mo kailangan sisihin ang sarili mo? Bakit kailangan mo siyang maging responsibilidad? Bakit kailangan mo siyang pagsilbihan? Bakit? Mahal mo ba siya? Mahal mo pa rin ba siya? Cecilia, nung hindi mo ako pinabalik, minindihan mo ako ng karapatan magmahal ng iba. Mahal mo nga siya! Ano kung hindi mamahalin ang taong kumupkup sa akin pagkatapos akong itakwil ang asawa ko? Tumigil na mahalin ka. At kaya ako nandito dahil gusto kitang makasama habang buhay. Habang buhay, Leandro. Habang buhay. Kapabalik mo pa lang. Binabali mo na yung mga pangako mo. Nagpapaalam ka. Iiwan mo kami. Tapos ngayon, habang buhay ang hihingin mo. Cecilia, mo ako. Alam ko hindi matatapos ang paghingi ko ng kapatawaran sa'yo. Sila, mahal na mahal kita. Pero may mga pagkakamali ako. Hindi lang sa'yo. At hindi ko maibinigay sa'yo ang sarili ko hanggat may bumabagapag sa konsensya ko. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Iiwan mo kami? Ang totoong pamilya mo? Para samahan sila? Hindi ka ba nakokonsensya niyon, Leandro? Hanggang kailan mo sila pipiliin? Hanggang kailan mo ako babaliwalain? Hindi kita binabaliwala, Cecilia. At hindi ko siya pinipili. Sa'yo ako, Cecilia. Sa'yo ako, umpisa pa lang. Pero kailangan niya ako ngayon. Kailangan din kita. Kailangan din kita, Leandro. Simula nung bumalik ka sa akin, malinaw sa ating dalawa na hindi tayo papayag na may mamamagitan pa sa atin ulit. Hindi ako papayag, Leandro. Linawin mo yun sa kanya.
sana ang pangako mo noong sinusuyo ko. Anong tapis, anong lambing, dinidikas ng labi mo. Ngunit kahit nagbago pa sa akin ang damdamin mo, mananatili kang mahal. Pues, ako ang magsasabi sa kanya. Sa puso ko.